Pagtatanim ng puno ay hindi sapat para matugunan ang problema ng climate change. Lahat ay dapat magtulong-tulong upang mapigilan at maiwasan ang pagputol ng puno at mabawasan ang carbon emissions. Yan at iba pang impormasyon tungkol sa climate change ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Puno ng Buhay! Saan ka galing? Ha? Ayoko na nausok! Nagiging maunlad at urbanisado ang paligid. Pero kasabay nito ay patuloy na pagkaabuso ng kalikasan. Pinuputol ang puno at sinusunog para magamit ang lupa at matamnan. Patuloy ang pag-abuso at pagputol ng puno. Bukod pa dito, may ilang mga ngahoy na putol lang ng putol ng mga puno, ngunit hindi naman ito pinapalitan ng mga seedlings. Minsan pa, kahit ang mga batang puno ay hindi nakakaligtas, wala man lang tuloy silang pagkakataong yumabong at maging tahanan ng ibang hayop sa gubat. Sa pagdaan ng panahon, paunti ng paunti ang ating kagubatan. Nakakalungkot dahil patuloy ang eksploitasyon at pagsasamantala sa kagubatan natin. Ang deforestation ay isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa. At ito ay dahil sa hindi tamang paggamit ng likas na yaman. Noong 1934 hanggang 1990, ang ating bansa ay nawalan na ng humigit kumulang 10.9 million hectares ng forest cover. Lumalabas na ito ay may average annual loss ng 194,000 hectares. At sa sukat na ito, 10.37 million hectares or 95% ay napalitan na ng ibang mga bagay tulad ng agrikultura, kalsada, minahan at iba pa. Samantalang ang natitirang 5% ay nasira na dahil sa logging. Ang pagkasira ng kagubatan ay bunsod ng hindi responsable at hindi sustainableng paggamit ng mga likas na yaman tulad ng pagputol ng mga puno. Imbis na taniman ulit ang nabakanting lupa upang may tutubo sa hinaharap, iniiwan nilang nakatiwangwang ang pinagputulan. Mas mabilis ang deforestation kaysa sa reforestation. Idagdag mo pa ang paggamit sa mga kagubatan para gawing daanan, minahan, power lines at irrigation canal. Ganun kalala ang nangyayari sa kagubatan? Oo, at kung magpapatuloy ito, hindi malayong tuluyan itong maubos sa loob lamang ng ilang taon. Nakakatakot naman! May 2.1% tayong forest loss taon-taon mula 2000 hanggang 2005. Nakakabahala dahil pangalawa tayo sa Southeast Asia na pinakamabilis sa pag-ubos ng puno. Sa buong mundo naman, pang-pito tayo. Gaya na nabanggit ko kanina, dahil ito sa hindi responsableng pagputol ng mga puno. Umaabot ng humigit kumulang 10 taon bago maging ganap na puno ang isang buto. Samantalang ang pagputol dito ay minuto o oras lamang ang inaabot, kaya kapag pinutol ang isang puno, ganoon na naman katagal ang gugugulin ng bagong butong itatanim upang maging ganap na puno. Ano na lang ang natira? Kaya isipin mo na lang kung hindi pa mapapalitan ang mga punong pinuputol, ano na lang ang matitira? At ito pa, pagtaas ng populasyon. Pati yun? Oo! Patuloy na tumataas ang populasyon natin mula nung huli itong naitala noong 2007. Kasama sa pagtaas nito ay ang pagtaas sa ating mga pangangailangan sa papaubos na nating likas na yaman. Kaya naman pati ang kabundukan ay ginagawa ng lupang pang-agrikultura para masuplayan ang tumataas na pangangailangan ng mga tao. At marami pang ibang dahilan. Ay, kawawa naman ang ating kagubatan. Ang mga ganitong gawain ay nagiging sanhi ng climate change. Ang ibig sabihin ng global warming ay ang pagtaas ng temperatura ng atmosphere dahil sa dami ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases na siyang humihigop ng init na nanggagaling sa ating daigdig. Kung papakinggan lamang o babasahin, parang simpleng konsepto lamang ang global warming at tila walang dapat ikatakot. Pero, pag naranasan na, yun ang nakakakaba. Ano-ano ba yung epekto ng global warming? Mainit na panahon?
Isa yan! Bilang isang tropical country, ang Pilipinas ay nagkakaroon ng mga oras at panahon na mas mababa ang temperatura kaysa normal. Kadalasan, ang mainit na panahon na ito ay sinasabayan pa ng mataas na humidity kahit na sa pinakatuyong buwan. Dahil ito sa mga tubig na nakapalibot sa mga isla at maaari din itong mag-iba sa hinaharap. Pero hindi lang yan, marami pa. Gaya ng ano? Isa sa pinakamalinaw na resulta ng mainit na klima ay yung pagtaas ng sea level. Dahil sa paglawak ng mga dagat sanhi ng pag-init ng temperatura at pagkatunaw ng mga mountain glaciers, pinangangambang ang mga isla at mga lugar na malapit sa baybayin ay mawala dahil sa pagtaas ng tubig. Para sa isang papaunlad na bansa gaya ng Pilipinas, malaking dagok sa ekonomiya ang idinudulot ng kahit maliit lamang na pagtaas ng sea levels. Ngunit kumpara sa temperatura, ang dami ng ulan o rainfall ay mas nakakaapekto sa kondisyon ng Pilipinas. Kaya naman, lahat ng mga pagkilos at programang patungkol sa climate change sa Pilipinas ay nakatuon sa dami ng ulan o rainfall. Oh, sino namang humahabol sa'yo? Ha? Mga kaaway ko, yung mga greenhouse gases. Kung baka hindi ko na sila mapigilan? Kaya mo yan, Ate G! Mas magaling sa kanila, Ate G! Hindi ko matatalo si Ate G namin! Astig yata yan! Ang pagsunog ng coal, oil at natural gas kasama ng deforestation at iba pang gawaing pang-industriya at pang-agrikultura ay nagiging sanhi ng climate change. Ang mga gawaing tulad ng logging at ranching ay maaaring magdulot ng carbon dioxide emissions sa hangin. Ang methane ay ikalawa sa pinakamapinsalang greenhouse gas, bunga ng mga gawain ng mga tao. Lumalabas ang methane habang may coal mining at oil drilling. Ito rin ay maaaring lumabas sa mga butas ng gas pipelines. Chlorofluorocarbons or CFCs, lumalabas ito sa air fresheners, insect spray at iba pa. Ginagamit rin ito sa refrigerators at air conditioners. Delikado ba talaga ang lahat ng ito sa atmosphere? Aba oo! Ang nitrous oxide ay isang uri ng gas na may maraming gamit. Isa dito ay sa karera ng sasakyan na gumagamit ng fuel para sunugin at tumutulong sa pagtakbo ng mga sasakyan ng mas mabilis sa normal. Ngunit mapanganib ito para sa mga sasakyan sapagkat malaki ang tsansa na mag-overheat at sumabog. Ang carbon dioxide ay isa sa pinaka-importanting greenhouse gas na mula sa mga gawain ng tao, kadalasan dahil ito sa pagkasunog ng fossil fuel. Ang sobrang carbon dioxide naman sa mga halaman ay nagdudulot ng hindi paglago ng mga halaman at nagdudulot din ng global warming dahil hindi na makapag-evapotranspiration ang mga halaman. Ang init ng araw ay hindi natin masyadong nararamdaman dahil sinasala ito ng ozone layer na matatagpuan sa stratosphere. Kaya lang, ang mga gawain tulad ng pagsunog ng coal, oil at natural gas kasama ang deforestation at iba pang gawaing pang-industriya at pang-agrikultura ay naglalabas ng greenhouse gas na naiipon sa atmosphere. Dahil dito, hindi makaalis ang init ng araw sa loob ng globe kaya nagkakaroon ng global warming. Ang panahon ng tag-ulan, mas maaga nating nararanasan. Mas marami rin ang bagsak ng ulan sa isang takdang panahon tulad ng nangyari noong bagyong Undoy. Mas mabilis rin ang pagbaha dahil wala ng gubat sa ating kabundukan na sumisip-sip sa tubig ulan. Kabi-kabilang landslide at malaking baha ang nararanasan ng marami dahil sa climate change. Sandali lang. Ano ang kaibahan ng global warming at climate change? Global warming, kabuuang pag-init ng ating planeta base sa karaniwang temperatura ng kapaligiran. Ang climate change naman ay ukol sa pagbabago ng regional climate characteristics tulad ng temperature, humidity, rainfall, wind, at severe weather events.
Okay na. Pwede na bang magpatuloy? Okay. Balik sa ating weather report. Patuloy ang pag-init ng ating paligid. Ang mga rehiyon ay patuloy sa pag-init habang natutuyo ang lupa. Bukod sa hindi maintindihang klima at temperatura, malaki rin ang epekto ng climate change sa biodiversity. Nagbabago-bago ang oras o panahon na tinatawag na biological events tulad ng napapaagang pagbuka ng mga bulaklak o mas maiksing panahon ng paglipad ng mga migratory birds sa kalangitan. Mas tumaas ang bilang ng peste at sakit na dumadapo sa mga hayop at halaman. Dahil sa pagbabago ng panahon, sobrang init o sobrang dami ng ulan, na-stress ang mga halaman at nagiging malapit sila sa pag-atake ng mga bacteria o fungi, dahilan upang magkasakit sila. Kasabay rin nito ay ang pagkawala ng kanilang natural habitats o tahanan dahil sa posibleng pagbaha o di kaya'y pagkatuyot. Dahil sa climate change, unti-unting maaapektuhan ang hayop at halaman sa ating kapaligiran. Ganito ang epekto kapag patuloy ang pag-init ng ating klima. Natutulog ang glaciers dahil pinabibilis ng init ang kinetic energy ng molecules ng tubig. Ang resulta, nagiging mas fluid ang liquid. Naalala nyo ang nangyayari kapag inilagay ang isang plastic ng tubig sa freezer? Sa temperaturang below zero, nagiging solid ang molecules ng tubig, kaya't lumalaki ang lugar na kinakailangan nito. Kung paiinitan naman ang tubig, ang density nito ay lumiliit, dahil ang molecules ng tubig ang siyang gumagamit ng lugar na libre. Ang resulta, mas kalat at mas malaki ang agwat ng bawat molecules sa isa't isa. At tulad ng isang normal na yelo, natutunaw ang mga glacier sa bundok na napupunta sa karagatan. Ang mangyayari, may mga pulong tuluyang lulubog. Magulo ang takbo ng klima dahil sa climate change. Iinit ng husto ang dating mainit na, samantalang lalamig ng husto ang dating may malamig na temperatura. Kaya kung ako sa'yo, tumulong ka na para mapigilan ito. Okay, so magtatanim na ako ng puno? Pwede! Pero tandaan, hindi lang pagtatanim ng puno ang solusyon sa paglaban sa climate change. Pag-usapan natin yan mamaya. Ang pagtatanim ng puno ay naglilikha ng carbon sinks. Ang carbon sinks ay humihigop ng mas maraming carbon kaysa sa inilalabas dito. Ang sistema, nababawasan ang carbon dioxide sa ating atmosphere. Mga dahilan ng pagkaubos ng gubat. Pagpuputol ng puno nang hindi nagtatanim ng kapalit. Pagpuputol sa mga maliliit na puno. Hindi na sila nagkakaroon ng pagkakataong yumabong. 10.9 million hectares ng gubat ay pinalitan ng gamit. Mula gubat naging agrikultura, daanan, mining at pagkasira dahil sa logging. Kasabay ng patuloy na pagkaubos ng gubat ay ang patuloy na paglaki ng populasyon. Kapag may greenhouse gases, nababawasan ang mga puno sa kagubatan at kasabay nito ang patuloy na pagdami ng ating populasyon na nagkakaroon ng climate change. Importante pala ang mga puno, hindi lang dahil sa bahay at pagkain na ibibigay nila sa ibang organisms. Tama! Kaya nga dapat hindi pinuputol ang mga ito ng basta-basta. Isipin mo ha, ang isang ektare ng lupa kung saan nakatanim ang mga punong may tinatawag na active growth o yung tuloy-tuloy na paglaki ay nakakabawas ng 1 hanggang 15 tonelada ng carbon dioxide kada taon. Nako, magsisimula na ako magtanim bukas para makaisang ektare na ako. Pero tandaan, hindi lang basta pagtatanim yan ha. Sa pagtatanim ng puno, kailangan may strategy ka. Kung may plastic ang seedling, dapat alisin ito para malayang makagalaw ang mga ugat ng halaman sa lupa. Dapat ring suriing mabuti ang mga ugat. Dapat malusog ang mga ito. Ayusin ang paghukay sa lupang pagtatamna ng puno para maayos na maitanim ang mga ugat nito. Ang seedling ay dapat itanim sa lupang may bahagyang taas sa root collar nito. Huwag gupitin ang mga ugat. Mahalaga ang bawat ugat ng seedling. Pero kung may sirang bahagi ang ugat, tanggalin ito gamit ang isang matalas na kutsilyo. Putulin ang sirang bahagi ilang sentimetro lamang mula sa sira.
Dahan-dahang tabunan ng lupa ang mga ugat. Tandaan na ang air pockets ay maaaring makamatay ng mga ugat. Kung magtatanim ka ng higit sa isang puno, alamin kung ano-ano ang layunin ng pagtatanim. Ito ay para sa produksyon ng forest products, wood or non-wood, o sa pagpapanumbalik ng gubat. Ang klase ng puno at ang agwat nila sa isa't isa o spacing ay nag-iiba din depende sa layunin. At kung gusto natin na mapanumbalik ang gubat, unahing itanim ang pioneer species. Mabilis itong mabubuhay sa lugar kung saan wala pang nakatanim tulad ng mga lugar na nakaranas ng pagkasunog, baha o pag-aararo. Mabilis itong lumaki at magpayabong ng dahon. Kasunod naman ng pioneer species ay ang climax species o mga mas mataas na puno tulad ng apitong at lawaan. Kailangan ng climax species ang lilim na naibibigay ng pioneer species para lumaki sila. Ang pioneer species ay tinatawag na sun-loving, habang ang climax species naman ay shade-loving species. Ano ngayon ang dapat tandaan sa pagtatanim? Kailangang itanim ang pioneer species kasunod ang climax species. Ano ba yung halimbawa natin ng pioneer species? Ang dipterocarps tulad ng white at red lawan, yakal, bagtikan, dalingdingan, apitong, hagakhak at iba pang hardwoods ay ilang halimbawa ng climax species. Ang kalumpit, bitanghol, mulabe, anabyong, bagalunga ay ang mga halimbawa ng pioneer species. Naku, kailangan pala hindi lang basta-basta magtanim ng puno. Kailangang alam din natin kung ano-ano ang mga dapat itanim. At hindi lang yan! Kailangan alam natin ang wastong pagtatanim. Tandaan ang apat na bagay na kailangan ng puno para mabuhay. Water, nutrients, sunlight, and room to grow. Alam niyo ba na hindi lang pagtatanim ng puno ang sagot sa climate change? Malawak na suliranin ang climate change at ang pagtatanim ay isa lamang sa napakaraming paraan upang labanan ito. Ano pa ba ang pwede? Siyempre, unang-una dyan, ang pagtitipid sa kuryente. Kapag sandali lang bukas ang appliances, lalo na ang ilaw, mababawasan ang init sa ating kapaligiran. Ang carpooling ay isang gawain na makakatulong ding bawasan ang epekto ng climate change. Oo nga no. Imbis na magdala ng sasakyan, mag-share na lang at magsunduan. Tama! Sa ganitong paraan, mababawasan ang mga sasakyan sa kalsada. At dahil doon, mababawasan din ang carbon dioxide emission sa atmosphere. Galing! Pero ang pinakamabisang solusyon talaga sa climate change ay ang pag-aalaga ng ating mga kagubatan. Mahalaga ang maliliit nating magagawa upang labanan ang climate change. Pero kung hindi natin aaksyonan ang malaking bahagi ng problema, wala ring mangyayari. Limitahan rin natin ang paggamit ng plastic bag. BYOB o bring your own bag ang uso ngayon. Gamitin ito sa pamimili para hindi na gumamit pa at magsayang ng napakaraming plastic bag na hindi naman natutunaw. Reduce consumption of fossil fuels. Paano? Simple lang. Kung malapit lang naman ang pupuntahan, bakit hindi na lang maglakad o magbisikleta? Bukod sa nakakatulong ka sa kalikasan, may libreng exercise ka pa! Ganda ng suot natin ah! Green na green! Of course! Because every day is Earth Day! Oo nga! Hindi naman isang araw lang dapat nating alagaan ang ating kalikasan. Dapat araw-araw! Suporta ako dyan! Kayo, suporta ba kayo? Sabi ko na eh! Ako si Ate G na nagsasabing, Think Green! Paalam!